for this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba ang process ng home-based caregiver papuntang Israel. Hello ka mamagong! Alam kong hinahanap mo ang video na ito at huwag mong kalimutan, i-subscribe ang aking channel and hit the notification bell below para po sa iba pang updates about sa home-based caregiver. Hello! What's up ka mamagong? Welcome back to our channel and for this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba ang process ng home-based caregiver papuntang Israel. So ano-ano nga ba ang process? So, kailangan nyo pong mag-register through PUAA website at para makagawa po kayo ng e-registration account. Kapag nakagawa na po kayo ng e-registration account, doon po kayo makakuha ng appointment schedule. Ano ba yung authenticity guides or evaluation? Ayan po yung mga papel na dadalhin nyo po kung saan po kayo nag-register o nag-submit doon po sa e-registration account nyo at titingnan po nila doon kung totoo po lahat ang isinubmit nyo at totoo po lahat ang requirements at documents nyo. So, doon po sa evaluation nyo, pagkatapos po, para pong semi-interview po yon, interviewin po kayo about sa inyong mga requirements at experience po. So, kapag naipasa nyo na po sa kanila ang requirements mo, bibigyan ka po nila ng blue card. So, ang blue card po ay parang ticket nyo po na yun po yung pangahawakan nyo kung nakapasa na po kayo sa kanila. May ibang PUAA branch na hindi sila nagbibigay ng blue card, pero pasado na po kayo. So, kapag kayo ay na-evaluate na, bibigyan kayo ng advice ni PUAA kung ano po ang susunod nyong gawin. So, sa akin, pagkatapos ng evaluation ko, binigyan nila ako ng blue card. Sinabihan nila ako na mag-antay na lang ng tawag or text na galing po sa kanila at sa mga iba pang update. So, nag-antay ako hanggang sa makakuha ng lottery. After ng evaluation, ang inyong papel ay ready na po for name checking at ipapasa na po nila papuntang Israel at yun po yung tinatawag na name checking po or name check. So ano ba yung name checking? So ang name checking po ay yun po yung iti-check ang inyong pangalan, details by details. So iti-check ni Israel kung meron kayong magulang, asawa o anak na nagtatrabaho sa Israel at kung hindi pa kayo nakapagtrabaho sa Israel. Hindi po nila tinatanggap ang mga ex-abroad na nanggaling sa Israel po. So, ayan po yung mangyayari sa inyong papel kapag po ay naka-name check na ang pangalan mo. So, sa name checking, kung kayo po ay kwalipikado sa kanilang mga hinahanap, kayo po ay pasado po at nasa random ab selection na po ang inyong pangalan. Kaya mag-antay lamang po ng tamang oras at ang iyong papel po ay sinisiguro ni Israel na kayo po ay pasado po sa kanilang hinahanap. At lagi pong advice ni PUAA na maghintay po tayo, huwag tayong mainip. Dahil sila naman po ay ginagawa ng paraan at ginagawa na ng paraan ang ating mga application. Kapag kayo ay nasa lottery na, i-advise ni PUAA na kayo ay ready na for recorded interview. Congratulations dahil nakakuha ka na ng lottery after mong maghintay. So before interview, i-advise ni PUAA na magbe-briefing muna. So isasalang muna kayo sa online briefing orientation. Kaya advice ko po, sundin nyo lahat ang advice ni PUAA kung ano po ang mga instruction na ibinigay nila sa inyo. So, bago ang online briefing, may isi-send sila na link kung saan doon po kayo magkita-kita lahat. Kapag nakapag-online briefing ka na, so, wait nyo po ang inyong schedule for interview. So, wait po kayo nang mapopost ang inyong pangalan sa PUAA through their FB page. At nasa baba po ang link, ang dalawang FB page nila. So, dapat po, lagi po kayong updated sa kanila at ifa-follow nyo po ang kanilang
FB page. So, nakakuha ka na nga ng schedule for record and interview. So, bago ang inyong schedule, meron instruction si POAA na isi-send through your emails at meron kayong sasagutan doon na survey kung saan mo gustong magpa-interview. So, may mga choices po doon. So, may mga regional at merong Manila area. So, dapat pong sagutan nyo yon ang survey dahil po yun po yung way para po kayo ay ma-interview kaagad. So, huwag nyo pong kalimutan sagutan ang survey na yon from POAA. So, after ng interview, maghihintay kayo na ma-post ulit ang pangalan nyo for medical na po. So, sa part namin, advice nila na huwag po kayong magme-medical na wala pong advice sa POAA. So, mag-antay lamang po na ma-post ang inyong pangalan para sa inyong medical. At sa medical naman po, may bagong rules sila. Dahil dati, after ng inyong recorded interview ay pinagme-medical kaagad, ngayon hindi na po. Maghintay na lang po or maghintay na lamang po tayo ng on-the-go signal from PIBA to POAA at ang POAA na po ang mag-advise sa atin kung ready na po tayo for medical. Para naman po hindi masayang yung pera natin, di ba? So, dati daw may mga nagme-medical na na-expire na po yung medical nila bago sila nagkaroon ng kontrata. Kaya po ngayon, ina-advise ni PIBA or ni POAA na huwag mo nang mag-medical na hanggat wala pong advice ni POAA. Kasi sayang naman po yung pera natin. Kasi 'di ba, sayang din 'yon, 'di ba? Sayang din yung magme-medical na ma-expire tapos wala pa ring kontrata. So after ng medical nyo at fit to work na po kayo at wala po kayong komplikasyon about sa inyong medical, ay ready na po 'yon i-send sa POAA ang inyong fit to work result po or medical result. So, fit to work na po kayo sa inyong medical at ready na pong isi-send iyon sa POAA. At kapag natanggap na po yun ni POAA, ready na po ang inyong application sa matching of employer at congratulations, nasa final database ka na, nasa final process ka na for matching of employer. So, ang matching of employer, yun po yung titingnan nila yung mga fit to work po na result. At doon po, maghahantay po tayo ng mapili ni employer at sana mapili tayo kaagad, di ba? At malapit ka na pong makaalis. So, at laging advice ni POAA at personal advice din na be patient and always be patient. So, dapat lagi tayong may handang pasensya o habaan natin ang ating pasensya para sa ating application papuntang Israel. At lagi tayong magdasal kasi kung para sa atin ay para po talaga sa atin. At magtiwala lamang po tayo sa POAA at sa FIBA at lalong-lalo na sa iyong sarili. Magtiwala ka lang dahil kung ang para sa iyo ay para sa iyo. So ayun lamang po ang process ni POAA. Through government to government process. Through bilateral government between Philippines and Israel government. So, ayun po yung process nila. So, congratulations at ready to fly ka na. Kaya maraming salamat sa papanonood ng aking video at sana po ay nakatulong ito sa inyo. At maraming salamat sa inyong lahat. At huwag mong kalimutan, so don't forget to like and subscribe my channel para po sa iba pang information about sa home-based caregiver at please hit the notification bell below for my upcoming videos. Thank you so much guys and God bless us all. Thank you and mag-ingat po kayo lagi. Bye-bye! Hanggang sa sunod nating pagkikita! Hello, mga guys! Alam kong pinahanap mo ang video na ito.
about